kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggeng News! Magandang umaga, Balon Bayambang! Welcome sa isa na namang edisyon ng ating programa, ang inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan, ang programa ng bawat Bayambanggenyo at ang programa ng Balon Bayambang. Bayambanggenyo, live! Ako po ang inyong host, Gabrielle Marie Bravo Rilosa, mula sa Public Information Office na naririto po muli upang ipahatid sa inyo ang mga napapanahong updates at kaganapan sa ating pinakamamahal na bayan. Ayan mga kabalayan, kamusta po kayong lahat? Nako, sana lahat po tayo ay nasa mabuti ang kalagayan, nasa isang masayang disposisyon dahil nalalapit na ang Pasko. Ilang linggo na lamang po ay magse-celebrate na po tayo ng Christmas at lumalamig na po ang simoy ng hangin. Dito nga po sa aming set, naka 16 degrees na po kami, kaya medyo malamig at giniginaw ako, pero okay lang yun dahil feel na natin ang lamig ng simoy ng hangin dito sa bayan ng Bayambang. At ang Christmas spirit, dahil kagabi nga po ay inilabas na po natin ang pinaka-aabangang teaser para po sa ating Paskuhan sa Bayan ng Bayambang 2021. Mapapanood niyo po yan dito po sa ating official Facebook page at magliliwanag ang Bayan ng Bayambang sa darating na November 15, 2021. Alas 6 po yan ng gabi, kaya sama-sama po nating salubungin ang panahon ng Pasko ng may pagmamahal at pag-asa sa Paskuhan sa Bayambang 2021 na may temang Panangaro Tan Ilalo, liwanag ng Paskong Bayambanggenyo. Dahil dito po sa Bayambang, patuloy po tayong naniniwala na sa kabila po ng mga pagsubok, mga sakuna na ating pinaharap at patuloy na kakaharapin, ay patuloy pa rin po tayong magmamahal sa ating pinakamamahal na bayan at hindi matitinag ang ating panangaro para sa isa't isa. At ito po ay magsisilbing siyang ilalo natin para tayo ay patuloy na magpursige, mangarap, hindi lamang po para sa ating sarili at sa ating pamilya, kundi para po sa ating bayan. Kaya mga kabalayan, sa mga hindi pa po nakakapanood ng napakagandang Christmas teaser natin para sa ating Paskuhan 2021, mapapanood niyo po yan ngayon mismo dito po sa ating programa. At ito po ay patikim para sa napakarami po nating inihandang celebration, mga activities para sa ating mga kabalayan dito sa Bayambang. Kaya panoorin po natin ito. Let's be the solution plus sa COVID-19. B, bawal walang mask at face shield. I, isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A, alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus, be the solution plus sa COVID-19. Kung natunghayan ang Bida Solusyon laban sa COVID-19, at bago po tayo magpatuloy sa ating programa, nais ko lamang pong batiin nanonood ngayon sa ating programa ang ating napakagandang Mayora, Mayora Ninyo Sekembao. Hello Mommy, and of course our Supervising Tourism Operations Officer, Sir Rafael Limueco Saigo, na nakasama po natin last week sa isang napaka-fruitful na talakayan dito po sa ating programa. At bilang Tourism Officer ay siya po ang in charge at talagang namumuno sa amin dito sa MTCAO, BPRAT, and PIO Office para po tayo ay mag-isip kung paano ba magiging espesyal ang ating pagdiriwang ng Pasko kahit patuloy pa rin po tayong nahaharap sa pandemya. Dahil gaya nga po ng palaging sinasabi ni Mayor Kembao, tuloy lamang po ang buhay at hindi tayo papatinag sa COVID dahil mga Bayambanggenyo tayo. At tayo ay mayroong kakayahan, mayroong abilidad para maabot kung ano man po ang mitiin natin sa buhay. At dahil dyan, mga kabalayan, inyo nga pong natunghayan ang ating Bida Plus solusyon para sa COVID-19 dahil nga po
tayo ay nahaharap pa rin sa pandemya, kailangan pa rin po nating isabuhay itong mga reminders natin na di kailangan po bawal walang face mask at face shield ay palaging mag-sanitize. I-sanitize ang ating kamay. Di dumistansya ng higit isang metro para po sa ating physical distancing. Alamin po natin ang totoo at tamang balita. At dito nyo lamang po yan makikita sa Balon Bayambang. And of course, plus, supportahan po natin itong ating mga ginagawa para po mabakunahan ang ating mga kabalayan dito sa Bayambang at maitaguyod po natin ang ating mga minimum public health protocols. With that, mga kabalayan, bilang inyong kasangga sa paghahatid ng napapanahong kaganapan sa ating bayan, narito naman po ang mga balita at updates patungkol sa COVID situation sa bayan ng Bayambang. Mga kabalayan, para po sa ating Bayambang COVID-19 update as of November 8, 2021, alas 6:30 ng gabi, meron po tayong kabuuang active cases na 33. It's relatively low compared po doon sa mga nakaraang active cases natin. Kaya isa po itong manifestation na gumagana ang ating mga strategies. Ito pong ating test, isolate, treat and trace na strategy ni Mayor Kiambao. So, napaka-effective po. At pagpupugay po sa ating mga local IATF at sa lahat ng Bayambanggenyo na sumusunod po sa ating mga minimum public health protocols. Ang ating total recoveries naman po ay pumalo na sa 988. Ang ating total deaths ay nasa 112 pa rin. At ang ating total number of COVID confirmed cases as of November 8, 2021 ay nasa 1,133. At this point, mga kabalayan, tignan naman po natin ang ating per district situationer kung saan babanggitin ko na lamang po ng mabilisan kung ilan ba yung mga active cases sa ating mga respective barangays nang sa ganun ay magkaroon ng sapat na kaalaman ang ating publiko kung ano ang kanilang mga dapat iwasan o dapat gawin at kung sila ba ay dapat manatili na lamang sa bahay. So, sa para sa barangay Alinggan at Amanpusiling Norte, wala pong aktibong kaso ng COVID dyan ngayon. Sa Amanpusiling Sur, mayroon pong isa. Amanperet, Ambayat First, and Ambayat Second, wala pong COVID-19 case. Sa barangay Apalan, mayroon pong isang active case. Sa Asin at Atainan, wala din pong COVID case sa kasalukuyan. Sa Baknono, mayroon pong apat. Sa Balaybuaya, Banaban, Bani, Batangkawa, at Balang, zero COVID-19 case po. So, congratulations! Sa Bicol Norte, meron pong isa. Sa Bicol Sur, wala din pong COVID case. Sa Bungato East, mayroon pong isa. Sa Bungato West, wala pong COVID case. For Barangay Buyaan, we have one active COVID-19 case. Bunlag First and Bunlag Second, zero COVID-19 case. Sa Barangay Kadri Side po, merong anim. Sa Karungay, wala po din dyang active COVID-19 case. Samantalang sa Barangay Katuray, mayroon pong isa. For Barangay Daraway, Duwera, and Dusok, zero COVID-19 case. And Hermosa, meron po tayong isang active COVID-19 case. Now, sa next batch po natin, starting with Barangay Idong, Inan Lorenza, Inirangan, Iton, Langiran, and Lige, wala po tayo dyang COVID-19 case as of the moment. Sa MH Del Pilar, mayroon pong isang active case. For Barangay Makayo-Kayo, Magsaysay, and Maigpa, wala din pong COVID-19 case. Sa Malimpot po, mayroong isa. Sa Barangay Maliwer, Managots, Manambung Norte, Manambung Parte, we have zero COVID-19 cases. Sa Manambung Sur, mayroon pong isa. Sa Mangayaw, wala din pong COVID case. Nalsyan Norte with one. Nalsyan Sur with one also. Sa Pangdal po, mayroong dalawa. Sa Pantol po at Paragos, wala pong COVID case. Sa Poblacion Sur, mayroon pong isa. Sa Pugo, Reynado, San Gabriel First, San Gabriel Second, San Vicente, San Cagulis, at San Nibo, wala pong COVID-19 case na active. Now, sa last batch po ng ating barangays, para sa Barangay Sapang, meron pong dalawang active case. Sa Barangay Tamaro, Tambak, and Tampog, wala pong na-record na active COVID-19 case. Sa Tanulong po, mayroong isa. For Barangay Tatarak, Talbang, Tukok East, and Tukok West, wala din pong COVID-19 case.
Sa Barangay Warding, mayroong dalawa. Sa Barangay Wawa, Zone 1, Zone 2, ay wala pong COVID case. Sa Zone 3, mayroong isa. Sa Zone 4, wala din pong COVID case. Sa Zone 5 at Zone 6, meron pong tig-isa. At sa Zone 7, wala pong COVID case. So, matutal, mayroon po tayong 33 na COVID-19 active case sa ating bayan. Kaya po, kahit na ito ay mas mababa kumpara po sa mga nakaraang linggo, ay pinag-iingat pa rin po natin ang ating publiko dahil hindi po tayo dapat agad-agad na mag-relax at makampante sa ating paglabas sa ating bahay dahil ang COVID hindi po natin nakikita at andyan lamang yan. Kaya the best thing that we could do is to practice our minimum public health protocols and get vaccinated, kabalayan, dahil ito po talaga ang mabisan na protection natin laban sa COVID-19 para po mailayo natin ang ating pamilya, ang ating sarili sa mga banta na dulot nito. With that, mga kabalayan, narito naman po ang mga mahalagang updates para sa resbakuna sa Bayan ng Bayambang. Simula po 11 a.m. kanina po, today, November 10, 2021, kaninang 11 a.m. ay nagbukas na po ang vaccination site natin sa Pugo para po sa mga walk-in clients para sa COVID-19 vaccination. So, ang meron po tayong vaccine ngayon is AstraZeneca. So, kung nais nyo pong magpabakuna, ay pwede po kayong pumunta na sa ating Pugo Evacuation Center. Nang sa ganun po ay makapagpabakuna na tayo at ito po ay hanggang alas 3 ng hapon. So nakikita nyo po, I guess, yung ating poster for our resbakuna today. And gaya nga po ng sabi ko, ang ating available ngayon ay AstraZeneca vaccine para po sa mga mag-first dose. So kung nais nyo pong magpabakuna ng AstraZeneca ay magpunta na po kayo sa ating Pugo Evacuation Center. Now, narito naman po ang schedule para po doon sa second dose vaccination. So, nakikita nyo din po sa inyong mga screens ang ating poster. So, the schedule of vaccination for the second dose is on November 10, 2021, Pfizer second dose, kanina po yan. November 16, 2021 naman po ay Pfizer second dose pa rin. Sa November 17, meron din po, and November 18, November 25. Para naman po sa November 30, ito po yung second dose ng Moderna vaccine. So, tignan po natin mabuti itong ating mga schedule na nakalagay po dun sa ating vaccination card upang malaman kung kailan po tayo dapat magpabakuna ng second dose. And here are some reminders para naman po sa ating mga kabalayan na magpapabakuna. So, unang-una, ang atin pong vaccines ay para po sa edad 18 taon gulang at pataas. So, yung mga 18 years old and above lamang po ang inaalaw po natin para po sa ating vaccination. Kung may nararamdaman pong anumang sintomas katulad ng sipon, ubo, lagnat, ay huwag na po tayong munang tumuloy sa ating vaccination site. Maging vigilant na lamang din po tayo and observant sa ating sarili. Kung napapansin po natin na hindi maganda ang ating pakiramdam, ay huwag na po tayong tumuloy, lalo na marami pong pupunta doong tao, so ayaw naman po nating makahawa tayo in case lamang po na we are COVID positive, di ba po? So, kailangan lamang po ito para sa ating precautionary measures. Next na po nating reminders, bibigyang prioridad sa pila ang mga senior citizens. So, kapag po, para po sa ating mga kabalayan dyan na seniors, kapag po tayo ay pupunta sa ating vaccination site, of course, kayo po ang i-prioritize natin dahil sila po yung kabilang sa ating mga vulnerable sector. So, kailangan sila po talaga yung inuuna natin upang sila ay mabigyan agad-agad ng protection. Susunod naman po ay magsuot palagi ng face mask at face shield, lalo na po kapag andun na tayo sa mismong site, huwag po nating tinatanggal itong ating face mask, ang ating face shield, para po maprotektahan ng ating sarili. And next, sumunod po tayo, of course, sa ating physical distancing. And ayun nga po, gaya ng sabi natin, first come, first serve basis po tayo para po sa ating mga walk-in clients na pupunta today sa ating vaccination site. Again, ngayong araw po, ulitin ko na lamang din po para sa mga kakapanood pa lamang ng ating live, kakasilip pa lamang ng ating FB live. So, ngayong araw ay tatanggap po tayo ng walk-in sa vaccination site para sa
first dose ng AstraZeneca vaccine. Hanggang alas 3 po ito, kaya para sa mga nais magpabakuna, magtungo na po tayo sa Pugo Vaccination Site. Bukas naman po, November 11, at sa Friday, November 12, 2021, maaari naman po tayong mag-walk-in sa vaccination site sa Pugo Evacuation Center mula alauna ng tanghali para naman po ito sa mga nais magpabakuna ng Moderna contra COVID-19. So tomorrow and Friday ang atin pong first dose ay sa Moderna vaccine. So pwede po tayong magtungo sa mga mag-walk-in sa ating vaccination site alauna po sa Pugo Vaccination Center. Now, ang atin pong Moderna ay mayroong 94.1% na efficacy rate at isa sa mga binigyan ng FDA ng Emergency Use Authorization na mabisang panlaban sa mga malalang epekto ng COVID-19. Mahalaga din pong tandaan natin na ang pinakamabisang bakuna ay ang bakuna na available. Gaya nga po ng palagi namin sinasabi, the best vaccine is the one that is available. Kaya po, magpabakuna ka na, Bayang Banggenyo, at ito ay gagawin natin hindi lang po para sa inyong protection, kundi para makamit po ang herd immunity ng ating bayan at eventually makabalik na po tayo sa ating normal na pagtatrabaho, na paghahanap buhay, normal na daloy ng buhay sa pang-araw-araw, di ba po? Kaya magpabakuna na po tayo dahil ito po ang maglalayo sa atin sa mga malalalang epekto ng COVID-19. Malalalang kasi marami. Oh my God. Intensifier. Natutulad ko yan. Oh my gosh. So, eto nga po. Patuloy po tayong gagawa ng paraan para mabakunahan yung mga nais magpabakuna dito sa ating bayan. Pero alam niyo mga kabalayan, kahit na hindi pa po tayo bakunado, ay mayroon pa rin po tayong mga paraan para mailayo ang ating sarili sa COVID-19, and this is by practicing our minimum public health protocols with our strict compliance sa mga rules and regulations na ipinatutupad ng ating local IATF, at hindi po tayo nagsasawa na i-remind ang ating mga kabalayan about this, kaya panoorin po natin ito. Ang kaligtasan ng bawat Bayang Banggenyo ay sa iyo nakasalalay. Kaya't ugaliin nating sumunod sa mga sumusunod na health protocols na maaaring makapagligtas sa ating buhay. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Sabuning mabuti ang bawat parte at patagalin ng lampas sa 20 segundo ang paghuhugas. Magbaon ng alcohol kung lalabas ng bahay. Isuot ang face mask at face shield sa tamang paraan. Dumistansya ng mahigit isang metro sa mga tao. Kapag nasa pagtitipon, itaas lamang ang face shield at huwag alisin ang face mask kung ikaw ay magsasalita. Tumaan sa thermal scanning. Kapag mas mataas sa 37 degrees Celsius ang temperatura, ay huwag na munang pumasok sa pupuntahan. Isulat ang tama at totoong impormasyon sa contact tracing forms. Kapag namamalengke o nasa grocery, ay iwasan ang paghawak kung saan-saan. Punasan muna ang mga pinamili bago ipasok sa bahay. Maaring gumamit ng alcohol o disinfectant. Ang iba ay maaaring ibabad sa tubig na may halong asin o saline solution. Kapag nasa pampublikong sasakyan, ay dumistansya sa ibang pasahero. Palaging sumunod sa polisiya ng LTFRB. Dalawang pasahero lamang ang maaaring umupo sa isang hanay ng upuan. Kapag nanggaling ka sa trabaho o sa ibang pampublikong lugar, ay agad na maligo pag-uwi ng bahay. Iwasang humawak sa anumang gamit kung hindi pa nakapaglinis ng katawan. Ihiwalay ang mga damit na ginamit sa labas. Kung maaari, ay labhan agad ang mga ito. Huwag ipasok ang sapatos sa loob ng bahay. Itapon sa tamang basurahan ang ginamit na face mask. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bunganga, lalo na kung hindi pa nakapaghugas. Takpan ang ilong at bunganga kapag uubo o babahing.
Ugaliing i-disinfect ang bahay, lalo na ang mga gamit na madalas na gamitin o hawakan, tulad ng doorknob, remote, lamesa o cellphone. Regular na i-check ang sarili. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng anumang sintomas ng COVID-19, ay manatili na lamang sa loob ng bahay at umiwalay muna sa pamilya kung kinakailangan. Mahalaga rin ang mental health, kaya kamustahin natin ang ating mga kapamilya o kaibigan gamit ang teknolohiya. Ang mga ito ay paalala lamang mula sa lokal na pamahalaan ng Bayambang. Sana ay sundin natin ang mga ito para sa ikabubuti ng buong bayan. Bayambanggenyo, bida ka sa laban kontra COVID-19. Bida ka sa pangangalaga sa iyong sarili at pamilya. Bida ka sa pagprotekta sa iyong kapwa Bayambanggenyo. Kaya't sa ating laban kontra COVID-19, disiplina ang dapat pairalin. Ayan po ang ating COVID-19 reminders, mga kabalayan, at gaya nga po ng ating sinasabi, atin din pong kamustahin ang ating mga friends, ang ating family na malalayo sa atin through our technology sa pamamagitan po ng ating social media apps. Let us maximize the use of our technology para naman po kamustahin itong ating mga malalayong kamag-anak at maibsan itong kanilang pamumulila para sa mga pamilyang malalayo sa kanila, dahil nga po malapit na ang Pasko, pwede nyo na din silang hiritan ng mga pamasko, yung mga ninong at ninang nyo dyan. Kaya hello po sa mga ninong at ninang ko na nanonood. Naku, lagot kayo sa akin kasi maniningil na po ako sa Christmas. Pero ngayon, mabalik tayo dito sa ating programa. Ay, bukod sa pag-re-remind sa ating COVID-19 reminders and situation dito sa ating bayan, ay patuloy po tayong pumakalap ng mga balita, ng mga aktibidad na isinusulong ng ating LGU Bayambang sa pamumuno ng Team Kembaw Sabangan para sa pagpapatupad ng total quality service dito po sa ating bayan. At ito nga po ang mga balita na ating isinagawa, ang ating mga nakuhang balita at mga aktibidad na isinagawa ng LGU sa nagdaang linggo. Unang balita po, si Mayor Cesar Kembaw ay nakipagdiwang para sa Senior Citizens Day 2021. Sa gabay po ng ating Municipal Social Welfare and Development Office, ipinagdiwang ng Federation of Senior Citizens Association Bayambang Chapter ang Senior Citizens Day 2021 sa Event Center noong October 25. Doon po ay ipinabatid ng panauhing pandangan na si Mayor Kembaw na handa siyang tumulong sa organisasyon upang muli itong makabangon mula sa pagsubok na hatid ng pandemya. Ayan mga kabalayan, ito po ay nangangahulugan na patuloy po tayo sa pagsuporta sa ating mga seniors, and marami po tayong inihanda na mga programa at patuloy na mga isinulong na programa kahit pa po noong bago ang pandemic para po maprotektahan ang kanilang kapakanan, ang kanilang mga karapatan, at mabigyan po sila ng assistance coming from the LGU Bayambang. So patuloy lamang po tayo sa pag-support sa ating mga seniors, and gaya nga po ng sinabi ko kanina, sila pa rin po ang ating priority para sa ating vaccination campaign. Kaya po para sa ating mga seniors na hindi pa po nagpapabakuna, ay maaari na po kayong magtungo today until Friday para po sa first dose. First dose po ngayon ng AstraZeneca and tomorrow po Moderna, hanggang sa Friday po yan para po sa inyong pagpapabakuna. Ingat po sa ating mga seniors dito sa ating bayan, at sana po ay happy pa rin po tayo dahil malapit na ang Christmas. And next naman po nating balita, ang ating Oplan Ondas 2021 ay matagumpay. Naging matagumpay ang implementasyon ng LGU Bayambang sa Oplan Ondas sa pangunguna ng PNP Bayambang. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng PNP, MBRMO, POSO, RHU, SEE, Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT ng Zone 6, at advocacy support groups at sa disiplina ng bawat Bayambanggenyo. Maraming salamat po sa ating mga kabalayan na sumunod po sa ating inilabas na schedule para po sa ating Undas 2021. Ito po ay ginawa natin para po ligtas nating magunita ang panahon na ito na
pagninilay-nilay, and of course, para mabigyan po natin ng time itong ating mga nangyayapang mahal sa buhay. So, maraming salamat po sa lahat ng mga naging katulong natin para sa pag-oorganisa ng event na ito, and most especially para po sa ating MDRRMO and Poso. So, patuloy lamang po tayo sa paglilingkod at pagbibigay ng total quality service, hindi lamang dyan sa Ondas. Of course, sa lahat pa rin po ng mga events dito po sa ating LGU Bayambang. With that, next news po tayo. Ang LGU Bayambang walang tigil sa pagpapaalala ukol sa pagbayad ng tamang buwis para sa ikauunlad ng bayan. Ang ating assessor's office ay namahagi ng owner's copy ng tax bill sa Barangay San Gabriel First at nagsagawa ng property appraisal at reassessment of land and machinery sa Barangay Tambak, Tamaro, Nalsia Norte, Zone 4 at Malimpa. Alam niyo po mga kabaloyan, gaya nga po ng ating napagdiskusyonan noong mga nakaraang panayam natin. Kung natatandaan po ninyo ay nagtungo dito si Madam Danan at nagpaliwanag po siya patungkol po sa ating mga nagiging initiatives when it comes to our tax campaign program dito po sa bayan ng Bayambang. At gaya ng lagi po nating sinasabi, ang ating mga buwis ang ating kinoconsider na liwanag at daan tungo sa masaganang balon Bayambang. Dahil nga po ang taxes ang ating lifeblood of it is the lifeblood of the government, at ito po ay ginagamit po natin para po magpagawa ng mga proyekto na makakatulong po sa ating bayan at higit sa lahat sa taong bayan. Kaya naman po para sa ating mga kabalayan, ipagpatuloy lamang po natin ang pagbabayad ng tamang buwis. Pero bukod dito ay kailangan po natin higit sa pagbabayad ng buwis ay ang ating buong suporta at buong tiwala po sa ating pamunuan na sila po ay gumagawa ng mga paraan para po patuloy nating itaguyod ang ating revolusyon laban sa kahirapan. Kaya panoorin po natin ito. Ang simula, isang hakbang para sa kinabukasan. Ating buwis, ating tungkuli, ito ang landas nating tatahakin. Ang agpapinas, tayo dahil sa bis natin, dumami at mas maayos na ang serbisyong pangkalusugan. Kung sama-sama, uusbong ang bagong pag-asa. Dahil sa bis natin, maayos na at simentado na ang mga daan. Sa buwis natin, mas sigurado ang inyong kaligtasan. Dahil sa buwis natin, may edukasyon para sa kabataan. Dahil sa bis natin, patuloy ang pag-angat ng Balon Bayambang. Sa tulong ninyo, babangon tayo. Sa tulong po ninyo, mabilis tayong aasenso. Kaya't ipagpatuloy natin ang pagbabayad ng tamang buwis para sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Bayambangenyo.
naman po ang pagpasok ng mga nagbabagang balita sa ating programa. Training workshop ito nagawa sa Barangay Mangayaw. Mga benepisyaryo ng Goat Dairy Project ay inihanda sa pangkabuhayang handog ng LGU Bayambang sa pakikipagtulungan ng opisina ni Senator Cynthia Villar, Department of Agriculture at National Dairy Authority. Alam niyo po, ang isa sa ating mga sectoral agenda para sa ating Bayambang Poverty Reduction Plan ay ang ating agricultural modernization, at napakahalaga po na mayroon tayong mga katulong na mga organizations, mga department and agencies para po maitaguyod natin itong ating plano na ito para matulungan hindi lamang yung mga magsasaka ng ating bayan, kundi pati na din po yung ating mga fisher folk at yung mga, gaya nga po na ito, yung mga ating bagong project, itong Goat Dairy Project sa Barangay Mangayaw. Kaya po sa ating mga benepisyaryo dyan, sana po ay makatulong po ito para sa ating hanap buhay. At nang sa ganun po ay tuloy-tuloy po tayo sa pagbura ng mukha ng kahirapan dito sa ating bayan. With that, meron na naman po tayong naging isang magandang programa. Si Senator Tess Daman Villanueva ay dumating para sa second batch ng Tupad Payout. Si Senator Joel Tess Daman Villanueva ay dumating para sa second batch ng Tupad Payout noong October 26, kung saan daang-daang Bayambanggenyo na naman ang nakatanggap ng kanilang sahod mula sa tulong pangkabuhayan para sa ating displaced workers. So maraming salamat po kay Senator Joel Villanueva, and of course para po sa ating Department of Labor and Employment na siyang ating katulong para po sa programang ito na Tupad, na siyang naglalayong matulungan ito pong ating mga displaced workers na magkaroon po ng kita kahit nga po ngayong pandemya ay mahirap ito nga pong paghahanap buhay. Kaya po ginawa po natin ang ganitong program in coordination with these agencies para po matulungan itong ating mga kabalayan na ito na medyo hirap sa pagtatrabaho ngayon dito sa nakakaharap nating pandemya. Kaya po asahan ninyo na patuloy lamang po tayong makikicoordinate sa iba pa pong mga ahensya ng ating national government. Kung nakita nyo po ang ating post kamakailan dito sa ating Balon Bayambang Facebook page, ay meron po tayong balita from the UMAC or University of Makati. Nais ko na lamang din po itong banggitin, pero next week ay mas i-elaborate po natin ang programang ito kung saan nagkaroon po tayo ng partnership with the University of Makati at nag-donate po sila ng ilang mga kagamitan dito po sa ating bayan, and very very grateful po ang ating LGU Bayambang para po sa kanilang tulong, at lalo't lalo na inihayag na po nila ang kanilang suporta para po sa programa ni Mayor Cesar Kembao, dahil balak po ng ating butihing mayor na mag-set up ng isang community college dito po sa ating bayan, kung saan kapag ito po ay nagkatotoo, syempre napakaraming Bayambanggenyo at mga kabataan na naman po ang ating matutulungan na maabot ang kanilang mga pangarap. Kaya po suportahan lamang po natin ang mga ganitong programa ng Administrasyong Kembao Sabangan, na talaga namang tatak Team Kembao Sabangan na may total quality service at servisyong totoo para sa Bayambanggenyo. With that mga kabalayan, dahil nga po na-mention na din natin ang initiatives ng ating Mayor Cesar Kembao at ng buong Team Kembao Sabangan, ay narito na ang ating big news, dahil ang Pantol to San Gabriel 2nd Farm to Market Road ay maisa sa katuparan na. Nagsagawa po ang Region 1 Project Coordinating Office ng dalawang araw na training and orientation on October 28 to 29 upang mabigyang linaw ang procurement process upang sa wakas ay maisa katuparan na ang improvement of San Gabriel 2nd Farm to Market Road with Bridge Project mula po sa World Bank. Doon po ay tinalakay ang iba't ibang mga dokumento na kailangang ihanda upang makasunod sa procurement guidelines ayon sa RA 9184 at lalo na ng World Bank, kung saan magmumula ang 80% ng financial grant sa ilalim ng Philippine Rural Development Project ng Department of Agriculture. So ito pong ating Pantol to San Gabriel 2nd Farm to Market Road ay ililinaw lang po natin. Ito po ay
80% ng gagastusin po dito ay manggagaling sa World Bank. Hindi po ito utang, ito po ay grant. So, napaka-blessed po ng ating bayan para sa project na ito. So, 80% will come from the World Bank, 10% ay manggagaling po sa ating national government, at only 10% lamang po ang isho-shoulder ng ating LGU. Ito po ay makakatulong sa ating mga farmers para po hindi na ganun kalaki yung gagastusin nila sa pag-aangkat ng kanilang mga produkto sa bayan. And of course, makukonekta na po natin ang mga malalayong barangay dito sa ating poblasyon. At pwede na din po tayong pumunta ng Tarlac within minutes labo po. Kaya na po, sino bang pwedeng bisitahin sa Tarlac? Joke lamang po yun, pero napakaganda po talaga ng programa na yan, at excited na ang ating mga kabalayan sa mas marami pang proyekto na darating dito sa ating bayan. Kaya naman, magpasalamat din po tayo, hindi lang kay Mayor Cesar Quiambao, kundi pati kay Mayor Aninia Jose Quiambao, dahil sa tulong ng Nina Cares Foundation at ng kasama kita sa Barangay Foundation, mayroon pong idonate na COVID-19 care kits na ipinamahagi sa mga COVID-19 patients bilang tulong sa kanila habang ginagamot at nagpapagaling. So maraming salamat po sa ating Nina Cares Foundation and kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated na pinangangasiwaan, of course, ng ating napaka-generous na Mayora. Mayora Nina Jose Quiambao, sana po ay makatulong ito sa ating mga COVID-19 patients para sa kanilang mabilis na recovery. At palagi lamang po nating tandaan na andito po ang LGU Bayambang para po sa lahat ng ating mga kabalayan na naapektuhan ng pandemya at ng COVID-19. To that, mga kabalayan, next news po tayo, NegoCart mula sa Department of Labor and Employment. 25 na Bayambanggenyo ang tumanggap ng NegoCart o negosyo sa kariton mula sa Department of Labor and Employment. At ang Bayambang ay mayroon pang 2 million pesos na grant, na karagdagang grant na aasahan mula nga po sa DOLE. So ito pong 2 million pesos grant na ito ay magagamit po natin para po sa mga proyekto natin next year, para po sa ating mga kabalayan dito sa ating bayan. At ang panghuling balita po natin sa araw na ito, ang ating mga Christmas decor sa bayan muling idonate ng Pamilya Quiambao. Maraming salamat po sa kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated, sa pangunguna ng presidente nito na si Mayora Nina Jose Quiambao, at of course kay Mayor Cesar Quiambao, sa donasyon na 2.1 million pesos para sa Christmas decors na ikinabit sa iba't ibang parte ng bayan bilang paghahanda sa panahon ng Kapaskuhan. Abangan po natin ang opisyal na lighting ceremony sa November 15, at sabay-sabay nating panoorin magliwanag ang bayan ng Bayambang sa selebrasyon na may temang Panangarotan Ilalo, Liwanag ng Paskong Bayambanggenyo. Ayan, palakpakan guys, dahil magliliwanag na ang buhay natin next week pa magliliwanag yung buhay natin, kaya joke lamang po, pero next week kita-kits tayo dito mismo sa ating bayan, sa poblasyon kung saan gaganapin po natin ang ating pagdiriwang, ang ating paggunita ng Kapaskuhan dito sa ating pinakamamahal na bayan, where we will officially mark the opening of our month-long Christmas celebration dito po sa ating bayan. Hindi nga lang month-long eh, kasi November, December, January ay talagang bonggang-bongga ang Pasko dito sa bayan ng Bayambang. At kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko na bonggang magdiwang ng Christmas dito sa Bayambang, i-visit nyo lamang yung mga nagdaang videos natin ng Paskuhan sa Bayambang, kung saan marami tayo ditong itinanghal na mga events, mga... Kung natatandaan nyo yung ating Christmas display, ito talaga yung dinadayo, hindi lang ng mga Bayambanggenyo, kundi po ng pati ng mga kabalayan natin mula sa iba't ibang probinsya, mula sa iba't ibang lugar na malayo dito sa Pangasinan. Kaya naman, para dahil nga namimiss na natin itong ating normal na nung wala pang pandemic yung pagdiriwang natin ng Pasko, ay bakit hindi natin bisitahin kung paano ba tayo noon nagdidiwang ng Christmas dito sa ating bayan, at ma-appreciate naman natin yung ating mga past
memories with our Paskuhan sa bayan. Pero alam nyo, ito ay isang paalala na lamang na ang ating Pasko, kahit na ganito ang ating kinakaharap, ay mayroon pa rin significance para sa ating mga bayambanggenyo. Dahil ang Pasko para sa atin ay isang event, isang panahon kung saan tayo ay nagbibigay ng regalo, hindi lang regalo na material sa ating mga kapamilya, kundi ito ang regalo ng panangaro at ilalo para sa ating mga kapwa bayambanggenyo. Kaya panoorin po natin ito. Itong okasyon po na ito ay makikita po natin ang pagmamahalan at kasiyahan sa bayan po ng Bayambang. Christmas gives us a hint, because Christmas tells us where Jesus came from. Your desire determines your destiny. Where do you want to end? This is the meaning of Christmas. The Christmas is telling us, I will be with you kung laak ditan tapiano ipanengneng ko no iner so pansamputan. Kasay Diyos, si Jesus ay nanlapuanto tawen, sa nanlapuanto Diyos Ama, sa nanlapuanto Satan na Diyos Ama, yasikatuso ang iner kunong at panangaro to. Ang Team Kiambaw Sabangan, kasama kita sa Barangay Foundation, ay inahandog sa inyo ang pinakamalaking animated Christmas display sa buong Pilipinas. Sana po ay mas mapatibay po natin ang tunay na pagmamahalan at tunay na pagkakaisa para po sa ating mahal na bayan. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. In advance, Merry, Merry Christmas to all. Amin at mundo. Pero sa ipanangaro na Diyos, ibabagatula yan nga po'y sampu't to no kaiba tayo. Christmas is always a reminder that there is God, there is heaven, and there is Jesus who will guide us. It is not about when to die, it is about how to die. To die with God, to die with Jesus, towards heaven. Bakit ba natin ginagawa ito? Ano ba ang nakukuhang benepisyo ng munisipyo sa pagdidiwang ng ating Pasko o yung ganitong klaseng selebrasyon? Makita lang po kayong nakangiti
masaya, priceless na po yun. Malaking katatabahan ng puso ng ating Team Kiambao sa Bangan. Kaya pagpatuloy natin ang saya, Disneyland sa Bayambang, maraming characters ng Disneyland, meron tayong mini amusement rides at yung mga dekorasyon sa ating mga plaza. Nakikita ng pagkakaisa ng pribadong sektor, gobyerno at simbahan. Kaya kita nyo, napakasaya, napakaunlad ang bayan ng Bayambang. Magkaisa po tayo para malabanan natin ang kahirapan. Kabalayan, natunghayan niyo po ang ating mga nagdaang celebration. Kung di ako nagkakamali, 2019 yan nang ginanap dito sa Paskuhan sa Balong Bayambang ang pinakamalaking animated Christmas display sa buong Pilipinas. At libu-libong mga turista at mga bayambanggenyo ang pumunta dito sa ating bayan. Alam po naman lahat tayo, nami-miss yung mga ganitong eksena sa ating buhay na, di ba, Sir Gerbert, Sir Andrew, yung magtitipon tayo, may mga concert, maraming tao, pwede tayong magyakapan, pwede tayong mag-appear, magkamustahan, magchikahan nang wala tayong iniinda na COVID-19. Pero gaya nga ng palaging sinasabi ni Mayor Cesar Kiambao, kahit na may COVID-19 ngayon, ay mag-iisip at mag-iisip pa rin tayo ng mga paraan para patuloy na magbigay ng likot ng panangaro at ilalaw para sa ating mga kapwa bayambanggenyo dito sa ating bayan. Kaya po, mga kabalayan, gaya nga po ng inyong napanood sa ating teaser sa November 15 ay magkakaroon po tayo ng isang event kung saan atin pong opisyal na bubuksan ang ating month-long celebration ng Pasko dito sa Bayambang. At nag-post din po tayo para sa ating mga kabalayan. Tignan nyo lamang po ang ating Facebook page dahil inilagay po natin dyan ang ating ilan sa mga ihuhold nating mga events para sa ating Paskuhan. Bukod po dito sa ating video or teaser na inilabas, for the year 2021, the local government unit of Bayambang through the leadership of Mayor Cesar T. Kiambao and the kasama kita sa Barangay Foundation headed by Mayora Nino C. Kiambao will bring love and hope to the Bayambanggenyos amidst the pandemic. See you at the following Paskuhan sa Bayambang 2021 presentations and activities at the Bayambang Municipal Plaza. So ano ba yung mga abangan natin sa ating Paskuhan? Unang-una, meron po tayong Night Mercato
at the Municipal Auditorium. So kapag merkato, pwede po tayo ditong bumisita ng mga booth kung saan meron pong mga pagkain, mga products na tatakbay ang Bonggenyo na pwede-pwede po nating bilhin, tikman, tangkilikin, and syempre support local po tayo dito sa ating bayan. Meron din po tayong service. Ito po yung ating kamustahan sa kapamilya, free calls to relatives outside Bayambang. So meron din po tayong iseset up dito sa ating plaza na booth kung saan ito pong ating mga kabalayan dito sa Bayambang ay pwede po silang tumawag ng libre sa kanilang mga relatives abroad para sila ay kamustahin at syempre, di ba, para mag-send tayo ng good vibes sa ating mga malalayong kamag-anak sa panahon ng Kapaskuhan. Meron din po tayo dyang S-Pass Assistance Booth. So sa mga nagbabalak na mag-out of town, syempre, ingat-ingat na lamang po sa mga nagbabalak ng mga vacations, staycations sa darating na Pasko. Pero meron po tayong ibibigay na S-Pass Assistance Booth para po sa mga nagbabalak na umuwi sa kanilang mga pamilya sa ibang mga probinsya. Nang sa ganun po ay maasistehan natin ng ating mga kabalayan. And of course, ang ating napaka-engrandeng Beauty and the Beast live performance, meron po itong limited capacity lamang po. Pero i-hold po natin ito para magbigay ng katuwaan sa ating mga kapabayang Bonggenyos dito sa ating bayan. And ito nga pong ating Beauty and the Beast live performance ay mas pinaganda, mas pinabongga. May mga surprises din po dyan, kaya abangan po natin yan. And meron po tayo, of course, Christmas lights and decors na very Instagrammable, Facebook post worthy na mga shots na pwede ninyong tangkilikin at puntahan dyan po sa ating Municipal Plaza. And syempre, thank you kay Mayor Cesar Quiambao at sa kanyang pamilya, kabilang na si Mayor Aninha, dahil sila po ang nag-donate ng mga napakagandang Christmas decors ng ating Plaza. Kaya kita-kits mga kabalayan, abangan nyo ako dyan dahil syempre hindi ko papalagpasin ang mga Christmas lights dyan at magsiselfie ako at ipopost ko sa aking Instagram. Kaya abangan po natin yan mga kabalayan, pero sa ating paggunita ng Kapaskuhan dito sa ating bayan at sa darating na November 15, huwag pa rin po natin kalimutan ang pag-obserba ng ating proper and strict observance of the minimum public health protocol. So, see you there, mga kabalayan. Kita-kits po tayong lahat sa November 15. And kung hindi ako nagkakamali, sa umaga po ng November 15 ay ipagdiriwang din po natin ng ating Sing Capital. Kaya po, ito po ay isang napaka-espesyal na araw dahil ang November 15 po ay ang ating Sing Capital kung saan aalalahanin po natin ang naging historical na ambag ng ating bayan sa Pilipinas kung saan tayo ay naging 5th capital of the Philippines. Ayan, konting trivia lamang na ang Bayambang under President Emilio Aguinaldo ay itinalaga bilang ikalimang kapitolyo ng ating bansa. Kaya po, meron din po tayong mga inihandang celebration para sa ating Sing Capital. Kita-kits po tayo sa event center at may mga susunod po tayong mga publicity materials na ilalabas para po malaman kung ano ba yung mga pagdiriwang na dapat nating abangan sa mga programang ito. With that, kamustahin naman natin ang ating online world kung saan marami na ang nagpapa-shoutout, nagpapabati, at kung may mga katanungan kayo ay ilapag na ninyo mga kabalayan. Nais ko lang batiin, of course, kanina si Ma'am Ninha Jose Quiambao ay bumati sa ating program. Kasama, of course, si Sir Rafael Limueco Saigo, Dr. Paeng Saigo, ang ating Municipal Supervising Tourism Operations Officer. Congratulations sa buong Tourism Office, MTCAO, BPRAT, PIO, para sa isang napakaganda at kapanapanabik na Christmas celebration dito sa ating bayan. Hello kay Charlene Lacerna na nanonood. Hello, Binibini, at kay kina Sir Marvin Estrada Ondivilla. Ma'am Gab, shout out mga enumerators dito sa vaccination team registration. Hello sa ating mga enumerators dyan na always on the go. Araw-araw po silang nasa vaccination site natin at nagsiservisyo sa ating mga kabalayan. Kaya saluduhan naman po natin ang ating mga magigiting na mga frontliners dyan sa ating vaccination site. Maraming maraming salamat po sa inyong services and to the whole enumerators team. Hello sa inyong lahat. Sana okay pa kayo mga guys.
Meron ditong tanong si Ma'am Sheva Karen Mijares Capua. Kung pwede na po ang walk-in, pwede din po ba ang mga taga-ibang bayan na magpa-vaccine sa Bayambang po? Hello, Ma'am Sheva Karen. Yes po, pwedeng-pwede po tayong magpabakuna dito po sa ating dito sa Bayambang kahit po hindi kayo taga dito. Ito po ay i-verify ko din po sa ating PIO office and pwede po tayo. Pero ang ating priority po para sa ngayon ay of course ang ating mga senior citizens. So first come first serve basis po tayo para po sa mga pupunta today, tomorrow at sa Friday para po sa vaccination ng AstraZeneca at ng Moderna. May second dose Sinovac pa po ba? Ito naman ay tanong ni Sir Alvin Galsim Payomo. So, i-check po natin ang sagot ng ating PIO team para po sa tatanggap ng second dose pero wala yung schedule nila sa listahan ay magpunta na lamang po kayo sa vaccination site kung may schedule po ng brand ng vaccine na tatanggapin po nila. Ayan po, sana po ay nasagot namin ang inyong katanungan, Sir Alvin. So, kung hindi pa po tayo na-update regards the Sinovac second dose, magpunta na lamang po tayo sa ating vaccination site and let us inquire po sa ating mga frontliners, medical frontliners na naroon po. Maraming maraming salamat, Sir. And meron ditong tanong si Ma'am Sonia Soliva. Ask ko lang, Ma'am, bakit po yung BHW nagpa-vaccine po siya ng Sinovac nung second dose niya na po? Ba't po siya namatay? Natatakot po tuloy ako magpa-vaccine. Naku ma'am, kung wala naman pong nailalabas pang concrete report regarding the sa mga dangers na dala ng ating vaccines and most of the reports na natatanggap po natin ay effective po sila sa pag-combat ng mga malalalang epekto ng COVID-19. Malalang epekto ng COVID-19. Ayan na naman tayo sa paulit-ulit na lala. Okay, ma'am. So, linawin na lamang po natin ang ating mga vaccines ay intended po para po patibayan ng ating immune systems kapag po tayo, para kapag po tayo ay natamaan ng COVID-19 ay hindi po tayo magkakaroon ng detrimental effects at mga malalang situation o umabot pa tayo sa death, ganoon po. Pero ito pong sinasabi ninyo na natatakot po kayong magpa-vaccine ay we respect your inhibitions regarding the vaccine. Pero po ayon sa ating DOH, ayon po sa ating FDA, ang ating mga vaccines ay epektibo naman po kung titignan natin yung population na nagpabakuna na ay mas marami itong mga talagang mayroong magandang epekto sa kanilang katawan at immune system ang vaccines. And most of the cases na namamatay po are because po of comorbidities po dahil sila po ay yung mga may malala na talagang kondisyon like sakit, ganun po. Kaya po dumadating po sa point na yon. Otherwise, ma'am, ay mag-consult po tayo sa ating mga doktor ng bayan. Open na open po tayo via RHU teleconsultation. Andyan po sina Doktora Paz Valio, Doktora Adrine Estrada, at ang pinakabagong doktor ng ating bayan, si Dr. Roland Agbuya, na pwede po nating konsultahin kung patungkol po sa ating mga bakuna at kung ano po ba ang mga magandang solusyon na pwede nating gawin. Hello naman kay Sir Joey Ballesteros Mamaraldo. Pa-shoutout po dito sa Barangay Tokok East. Hello sa mga taga-Barangay Tokok East. Sana po okay kayo. And kay Sir Francis Lord Salusagot, pa-shoutout po sa mga taga-Cavite. Hello sa mga taga-Cavite. Sana masaya kayo sa Cavite. Ito si Sir Kiko, nag-comment siya ang Cavite, pero nasa ano lang po yan, BPRAT office. Sa mga taga-BPRAT, hello kay na Ate Gwen, Ma'am Val, Sir JP, Sir Onson, Sir Nel, Ate Gwen, si Sir Kiko, hello po sa inyong lahat dyan, sa ating MTCO family, sila Mama Jane and companions, and syempre sa ating PIO family, andyan sila Ma'am Sheen, Sir Resty, Ma'am Verna, Ate Patty, si Ma'am Letty, ang ating consultant na sumasagot sa mga katanungan natin about vaccines and other issues or concerns here in Bayambang. Maraming maraming salamat po. And kailan po kaya ulit ma'am ang darating ang Pfizer? Sabi ni Ma'am Jacqueline Macaraag Obando.
Ma'am Jacqueline, as of now, wala pa rin po tayong update kung kailan darating ang next batch ng Pfizer vaccine dito sa Bayambang dahil ito nga po ay inaangkat natin mula sa ating Department of Health. Sila po ang nagtatalaga kung ilang mga vaccines ang ipapadala sa ating bayan. As of now, ang meron po tayo ay Moderna and AstraZeneca vaccine. So kung meron pong Pfizer in the next month, ay i-update naman po natin sa ating Balon Bayambang Facebook page. High blood po ma'am, pwede po ba magpa-vaccine? Actually po, bago tayo magpa-vaccine, dun po sa ating vaccination site ay mayroon po tayong consultation na gagawin. So ang makakasagot po niyan ay yung mga consultants na andoon po kung bumabababa po yung dugo ninyo doon po sa mismong vaccination site, i-consult po muna natin. Bibigyan din po tayo ng medical attention, medical care or treatment para po eligible tayo sa pagpapabakuna. Pwede na po ba mag-vaccine ang 12 and 17 years old? Gaya nga po ng sabi natin kanina, 18 years old and above lamang po ang babakunahan pa po natin. So yung mga bagets-bagets pa, yung mga below 18 years old, ay hindi pa po muna natin sila i-allow as of the moment dahil wala pa naman po tayong mandato or order coming from our national government. So, abang-abang na lamang po tayo. And maraming salamat po sa pagsangguni ng inyong mga katanungan sa ating programa dito sa Balon Bayambang Facebook Live. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating diskusyon sa umagang ito. Kita-kits po ulit tayo sa Friday para sa isa na namang talakayan patungkol sa mga events and updates dito sa ating bayan. Maraming salamat po, of course, kay Mayor Cesar Quiambao, kay Mayora Nino sa Quiambao, Vice Mayor Raul Sabangan, at sa buong team Quiambao Sabangan para sa patuloy po nilang pagsuporta sa ating mga inisyatibo para sa bayan. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng ating programa. Muli, ako po si Gabrielle Marie Bravo Rilosa, ang inyong kasama tuwing Miyerkules at Biyernes alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Dito lamang sa inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Ang programa ng bawat Bayambanggenyo at ang programa ng Balon Bayambang. Bayambanggenyos, live! Kabalayan, 45 days na lang before Christmas, kaya pailawin na natin ang ating mga Christmas lights sa bahay. Ingat po tayong lahat! Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News!